Ito ang DBS, Delta Broadcasting System. DWXI, Himpilan ng Mabuting Balita. Himpilan Pinagpala.
nalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukot ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalina niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasangganan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa'yo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit sandako ikaw maparoon, iyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka, silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila. Patatawarin ko sila. At ibabalik ko sa kanilang lupain ng katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos, sa iyong kabutihan. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Ngayong umaga, minsan pa, mahabaging Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa dakilang bagay na binigay mo sa aming muli, ang buhay, ang kalakasan at pagkakataon na makapaglingkod sa iyo. Dalangin namin, Lord, na sa araw na ito muli kang mabantog sa aming buhay. Patuloy kang makita at kaming lahat ay mapuspos ng iyong kapangyarihan. Partikular na po ngayong umaga sa programang ito na minsan pa, Lord, ay kumilos ka sa buhay ng mga taong nakikinig. Ano man po ang kanilang mga problema, sitwasyon sa buhay, Lord, gamitin mo ang mga salitang kanilang mapapakinggan upang minsan pa ay patuloy nilang maramdaman na sa kabila kanilang kalagayan ay may Diyos na nagmamahal
nagpapala, umiibig sa kanilang kalagayan. Naniniwala po kami, hindi man namin sila nakikita, subalit ikaw ang Diyos na nakakaalam ng kanilang mga problema. Yes, oh, kaya ngayong umaga, dakilang Diyos, patuloy kaming nananangan sa kapangyarihan ng iyong Espiritong Banal na sa kabuuan ng programang ito ay hahayaan mo na malwalhati at madakila ang iyong pangalan sa amin pong kalagitnaan. At ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo namin ibinibigay sa tanging pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen and Amen. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Magandang magandang umaga po sa inyo, mga kapatid na tagapakinig. Ang inyo po mga kasama sa umagang ito, ang inyong mga kapatid, Brother Rafi de los Reyes po. Ako naman po si Brother Gerald Olores na nagaanyaya sa inyo. Samahan po ninyo kami ni Brother Rafi sa programang ito. Kasama po namin ni Brother Gerald, ating kapatid sa technical side, Brother Loreto Mancio. Good morning, Brother Gerald. Good morning, Brother Rafi. At siyempre sa lahat ng mga nakikinig ngayong umaga. Amen. Ating tutunghayan ang ating pong gospel this morning galing po sa John chapter 8 verses 1 to 11. Then everyone went home, but Jesus went to the Mount of Olives. Early in the next morning, he went back to the temple. All the people gathered around him, and he sat down and began to teach them. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman who had been caught committing adultery. And they made her stand before them all. Teacher, they said to Jesus, this woman was caught in the very act of committing adultery. In our law, Moses commanded that such a woman must be stoned to death. Now, what do you say? They said this to trap Jesus, so that they could accuse him. But he bent over and wrote on the ground with his finger. As they stood there asking him questions, he straightened up and said to them, whichever one of you has committed no sin may throw the first stone at her. Then he bent over again and wrote on the ground. When they heard this, they all left one by one, the older ones first. Jesus was left alone with the woman still standing there. He straightened up and said to her, where are they? Is there no one left to condemn you? No one, sir, she answered. Well then, Jesus said, I do not condemn you either. Go, but do not sin again. The word of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Sa wika po nating sarili, si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga ulibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanyang lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kaniya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kaniya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila?
wala na bang humahatol sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Ito, mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good morning, Pards. Good morning, Brother Rapi. At siyempre, napakalaking privilege na muli ay mabigyan tayo ng pagkakataon sa larangan, siyempre, ng pangangaral ng mabuting balita. Sabi ni Bishop ng Brother Gerald, meron tayong observance of Holy Week sapagkat hindi naman tayo nagkaroon ng pagkakataong makita personally ang mga pinagdaanan nating Panginoon. Sa pamamagitan ng observance ng Holy Week, nakakapapasok tayong muli sa naganap sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. At itong araw na ito, itong mga nakaraang araw, kitang-kita natin sa mga pagbasa na ang popularity ni Kristo ay lumalaganap, sumisikat. Nadadaig niya yung mga ruling leaders ng Israel, yung mga Pharisees. Sapagkat si Kristo bilang isang rabbi o teacher, credible eh. Kaya yung mga tao attracted sa kanya, charismatic ang kanyang dating. Yung mga tagapagturo sa Israel, mga elders, matalino sila, mga graduate sila sa mga schools, diba? Pero hindi sila ganun ka-attractive kasi wala silang credibility, sira sila eh. Kaya nga itong mga ito natitreaten sa personality ng ating Panginoon, sa kanyang popularity, at naiinggit at nais nilang ating Panginoon ay kanilang i-discredit. Kaya nag-isip sila ng mga paraan para si Kristo ay maakusahan. At nagdala sila ng isang, yung nga po, isang babae. At tinanong si Kristo kung dapat bang parusahan ito sa ano ni Moses. Ang purpose nila ayon sa ating binasa, to trap Jesus, Brother Gerald. Yes, na mention mo, Brother Rafi, na sa ating season ngayon, ay napakalaking pagkakataon na makita natin ang dahilan bakit ganito ang mga pagbasa. It is because the God whom we serve is a merciful God. Amen, amen. At iyon naman yung dahilan bakit sa pagbasa natin ngayon, lahat halos na mga tao na nagdala doon sa babae sa ating Panginoon ay hinatulan na yung babae. Amen, oh. Samantalang gusto nila talaga na ang Panginoon ay sumang-ayon doon sa kanilang way of thinking. Pero bago natin bigyan ito ng pansin, Brother Rapi, na mention mo na yung mga Pharisees ipinapatupad nila yung kautusan ni Moises. While ito'y nangyari hindi lang nung panahon ng ating Panginoon Kasi noong Brother Rapi, itong unang pagbasa sa ating simbahan ngayon, yung first reading ay tumutukoy sa isang sitwasyon din at pagkakataon na nangyari na parang similarly ganito din sa gospel natin. Yung nangyari kay Susana na asawa niya si Joaquim. At itong mga elders nung unang panahon na dapat ay nagpapatupad ng katwiran ay nagkaroon ng pagnanasa dito kay Susana. At dahil si Susana ay napakaganda, amen, ay ginawan din nila, Brother Rapi, ng isang kwento na pag hindi pumayag sa gusto nilang mangyari dahil may pagnanasa sila, gagawan nila ng false accusation si Susana. At ganun nga ang nangyari. Sabi nung maliligo si Susana, inutusan niya yung dalawang maid niya na kumuha ng kanyang pangangailangan sa paliligo. Tsaka sinabing isarado yung pinto. Yun ang tinaymingan ng dalawang judge. Na pag hindi ka pumayag sa gusto namin, mamamatay ka kasi gagawan ka namin ng ganitong kwento. Sabi naman ni Susana, kaysa naman magkasala ako, mamamatay na lang ako na wala akong pagkakasala kaysa pumayag ako sa gusto ninyo. Kaya yun ang nangyari, Brother Rapi. Ginawan siya ng kwento hanggang nahatulan si Susana ng kamatayan. Pero nanalangin si Susana sa Diyos na, Lord, alam mo naman na wala akong kasalanan, ganito, ganyan. Dininig ng Diyos ang prayer niya. At itinindig ng Diyos si Daniel. At siya ang nag-interview dito sa dalawang judge. Ay yung interview ni Daniel ay pinalitaw ng Diyos na itong dalawang judge na ito ay hindi tama ang paghatol at sa halip
ay yung kanilang accusation kay Susana napunta sa kanilang sarili ang hatol. Kaya makikita natin yung katwiran ng Diyos, Brother Rafi. Hindi siya nagkukondone sa kasalanan. Hindi rin siya ganun na nagkukondemn ng kasalanan. Amen. Kaya makikita natin that God's forgiveness is a divine prerogative. Hindi natin pwedeng pasang-ayunin ang Diyos sa gusto natin dahil iba ang Diyos eh. Kaya makikita natin sa gospel ngayon, ngayong umaga, ganun ang gusto ng mga judges, mga pariseyong mangyari, parang maghahatulang kaagad nila. Eh, litaw na litaw dito na sobra silang legalistic. Bakit? Eh, sa kautusan ni Moises, dalawa yung babatuhin eh. Kung nahuli ito, coat in the act, nasaan yung lalaki? Bakit babae lang? Yung dinala nila kay Kristo. So, masyadong bias ang dating. Kaya ang Panginoon, hindi siya masyadong natuwa. Sa halip, Brother Rafi, ay pinakita ng Panginoon na we should be sympathetic. Amen. Hindi tayo dapat na basta humatol ka agad. Alam mo, Brother Gerald, no? Yung babaeng ito na kanilang kinuha, ito siguro yung babaeng medyo, kumbaga alam mo yung mga nangyari sa atin ngayon, kukuha ng Paul guy, yung mga galing sa Matinlupa. Pwede yun, pwede yun. Kumbaga, wala patapo na ito eh. Parang katulad di Galman. Ganun. At ito babaeng ito, siguro kilala ito sa pagiging prostitute. Yes, no? Correct. Mababa ang moral. Oo. Eh, hindi mahalaga yan sa lipunan. Mm-hmm. So, mantaki mo, handa sila magkapatay ng tao. Mm-hmm. Akusahan si Kristo, i-discredit ang Panginoon, at saka mapatay itong babaeng ito. Mm-hmm. Kaya sinabi ng Panginoon, siya hindi agad tumugon sa kanilang katanungan. Mm-hmm. At nagsulat doon sa buhangin, no? Mm-hmm. Maraming mga komentaryo about that na sabi niya. Sabi nila, sinusulat ni Kristo sa buhangin yung mga kasalanan ng mga taong ito. Uh-huh. No? At sinabi niya ganito, hindi siya interesado, Brother Gerald, doon sa tama ba o hindi yung testimony ng dalawang judges. Mm-hmm. Kundi, ang sabi niya ganito, kung sino walang kasalanan siyang unang magtapo ng bato sa babaeng ito. Mm-hmm. Hindi niya kinu-question yung judgment sa babae, kung tama o mali. Hindi niya kinu-question yung testimony kung gano'ng katotoo. Dinala niya sa isang level, yung level of conscience. Mm-hmm. Kung sino ang walang kasalanan, siyang unang magtapo ng bato. Yes. Dinala ng ating Panginoon sa isang tinatawag na internal tribunal. Mm-hmm. Na kung saan ang hukom at yung nag-aakusa ay iisa. Mm-mm. Yung konsensya ng tao. Mm-mm. Kaya doon siya natahimik. Kaya wala nakatapo ng bato ni kahit isa. Sapagkat lahat sila pala makasalanan. Anong kasalanan nila? Ha? Yung pag-ano ng tao, yung pag-condemn ng tao. Yes. Yung paghangarin lang ipapatay yung babaeng ito. Mm-mm. Tinapo nila yung mga bato. At yun ay sinabi sa Brother Gerald sa itong doctrine ng ating Panginoon, no? Sa mga taong nagkukondem ng kapwa-tao, na dapat natin palang isipin itong sinasabi niya sa Matthew chapters 7. Matthew 7. Opa, Matthew 7, 1 to 5. Huwag kayong humatol ng kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika, aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mga mata, at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Kumbaga, ito yung doktrina ng ating Panginoon, ano, Brother Gerald? Doon sa mga taong lagi nag-judge o nagko-condemn sa kanyang kapwa-tao, ating suriin ang ating sariling kalooban. May kasabihan na, when you are looking for a fault, use a mirror, not a telescope. Yeah, kapag naghahanap ka rin ng kamalian, huwag kang gagamit ng telescope kasi kahit malayo,
na ma-magnify mo eh. Mm-hmm. Ang gamitin daw natin ay salamin. Mm-hmm. Sabagat hindi iba makikita natin kundi yung ating sarili. Yes, correct. Mm-hmm. So doon sa hyperbole na binasa mo, mm-hmm, Brother Rafi, yung troso. Oo, troso. Eh, alam naman natin na hindi yung literal sense. Oo, sapagkat figuratively speaking and metaphorically speaking, mm-hmm, Brother Rafi, mm-hmm, bakit troso? Mm-hmm. Eh, sapagkat ganun na yung sistema noong mga nagpapatupad ng religious ordinances eh, noong panahon ng Panginoon. Oo. Kaya makikita natin, Brother Rafi, may mga instances pa nga, binatiko sila ng Panginoon, inadmoni sila eh, na yung mga tao gusto nang pumasok sa paghahari ng Diyos, pero hinahadlangan nyo pa eh. So talagang pagdating sa implementation and executions ng mga batas ni Moises, ganun sila ka-strict. Pero alam naman din ng Panginoon na hypocritically speaking, hindi naman nila sinasabuhay yung kanilang pinapatupad. Kaya damdamin ng Panginoon, Brother Rafi, minsan eh, nag-aalab talaga sapagkat yung mga tao ang nagsasuffer eh. Amen. Mm-hmm. Yung mga tao ang nagsasuffer, mm-hmm, dahil sa kanilang pagiging legalistic, oh, eh. Religious sila. Oh, religious. Wala namang problema doon. Oh. Talagang sobrang religious. Pero yung application, mm-hmm, hindi naman yun ginagawa. Puro ano sila, ceremonial. O, ritual. Sa mga ritual. Yung spirit ng law, hindi nila matumbok. Yes, correct. Oh. Kaya doon, masyado silang nakatuon sa laws, eh hindi nila tuloy matanggap na si Kristo ang hangganan ng laws. Oh, amen, amen. Sabi ng Roma 10:4, eh, Jesus Christ is the is the fulfillment of the law. Amen, eh. Amen. Oh, so kumbaga si Kristo may kapangyarihan, kaya 'di ba sabi ng Panginoon eh, sinasabi ko sa inyo, may kapangyarihang magpatawad ang anak ng tao eh, sa mga kasalanan, kasi kino-question nila eh. Oo. Pati yung kanyang pinapantay niya ang sarili niya sa Diyos. So kumbaga yung kabulagang spiritual, Brother Rafi, ay nandoon. Oo. Pagdating sa implementation, basta i-apply pero walang justice. Walang mercy. Pero yung Brother, itong mga taong ito na sinasabi nating bulag, no? Parang walang pakiramdam, manhid. Yun, no? Ganon. O, kalos na yun. Oh. E matagal mo, ito yung mga babad sa templo. Yeah, correct. Babad sa worship, babad sa word of God. Tinatali pa nila sa ano, verbatim, word for word, kabisado nila. Pero imbis na lumambot ang kanilang puso, naging silang matigas. Meron akong paghahambing, Brother Gerald. Halimbawa, ang Panginoon, sumisimbolo sa araw na may taglay na init. Yeah. Power ng init. Ilagay mo yung dalawang object sa ilalim ng sikat ng araw. May effect. Halimbawa, bola made of clay na malambot. Yes. Lagay mo yan sa araw, later on titigas yung malambot na clay na made yung bola made of clay titigas. Yes. Dating malambot. Yun namang bola made of wax, matigas siya. Ilagay mo sa ilalim ng araw, unti-unti siyang malulusaw, lalambot. Yung mga Pariseo, mga religious leaders noong panahon ni Kristo, parang katulad ng clay na malambot, na exposed sa araw, tumitigas. Hindi mo na ma-spelling, mahirap mo na kausapin, mahirap na umintindi. Wala siya ng pakiramdam, wala ng pangunawa. yun ang tinatawag natin, parang yun ang danger. Kaya dapat ma-realize din natin, mga Kristiyano, na yung ating exposure pala sa divine, pwede maging daan para tumigas tayo eh. Kung mali yung ating pag-approach o pagharap sa ating Panginoon. So, para ma-solidify yung example Brother Rafi, parang doon ay sinasabi mo na ang Word of God pwedeng magpalambot ng puso, pwede rin magpatigas. Anong depende sa taong tumatanggap. Example sa Bible na ang salita ng Diyos ay pwedeng magpatigas at magpalambot? Ang example natin yung paraon. Paraon. Kasi sa tuwing sinasabi ni Moises na palayain mo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Eh lalong tumitigas yung puso ng paraon sa tuwing maririnig yung salita ng Diyos na sinasabi ni Moises, lalong tumitigas So makikita natin, Brother Rafi, pwedeng magsoften ang Word of God. Pwedeng magpaharden ng puso. Ng puso ng tao. Parang yung ibang hindi naman natin generalize Brother Rafi. Meron akong kakilala na nung hindi pa nakaka-graduate,
eh maayos. Oh. Mabait. Hmm. Hmm. Medyo sumusunod. Oh. Eh nung nakagraduate, parang nag-iba eh. Hindi naman natin sinasabi na lahat ng nakagraduate at ganon. Lalo na yung mga kasama natin na nasa gawain na, na medyo, alam mo na, kilala naman natin. Eh ba't nag-iiba? So pwede pala yung knowledge at yung tinapos eh, magpaiba ng ugali ng tao? Eh, mahirap yun. Kasi alam ko, di ba, Brother Rapi, kapag ka ikaw ay edukadong tao, dapat yun ang nagmumold sa pagkatao mo. Para lalo kang kakitaan na ikaw ay nag-aral. Kaya, pagka nag-aral ka, tapos yung karakter mo hindi tumatama sa pinag-aralan mo, sabi ng mga tao, ba't ganun? Parang hindi naman nakapag-aral ang taong ito. Mal-edukado. Diba? So, parang ganun din. Itong mga parisis, eh, sabi mo nga, babad sa templo, pero ba't hindi nakikita sa buhay nila yung kanilang pagkakababad sa templo? Eh, ngayon, Brother Rapi, marami ding mga modern parisis eh. Maraming mga taong halos tumitira na talaga. Diyan sa at hindi naman tayo judgmental. Kaya lang, eh, lahat sino bang walang kasalanan? Eh, lahat naman tayo guilty doon. Kaya lang, nagsusumikap naman, ano, Brother Rapi, eh, pagkadating sa application, doon may problema eh. Huwag tayong maging masyadong malinis sa sarili natin at sa iba naman, ay ganun ang tingin natin. Dapat, ano lang, pantay-pantay at patas. Kaya sabi mo nga kanina sa binasa mo, eh, troso yung nasa mata. Ibig sabihin, mas malaki yung kasalanan nila kesa dito sa hinahatulan nila, Brother Rapi. Kaya nga eh, si ang ating panahon, iba yung kanyang ano eh, dealing. Ang Panginoon, meron siyang, alam mo ba, yung pumasok si Kristo sa Jerusalem, yung entry to Jerusalem, sabi sa Biblia, nakasakay sa donkey. Ang description, meek and humble si Kristo. Ilang chapter lang, makalipas ang sumunod na chapter, ibang Kristo naman. Pinagtauban niya mga mesa ng mga merchant. Yun talaga, may hagupit talaga. Isang taong with zeal, no? Yung firm, courageous, matapang. Dalawang imahin niya. Parang sinasabi na, ang Panginoon, pagdating sa mga taong poor, sinners, very gentle siya. Kaya gusto nga i-discredit ng mga leaders si Kristo. Pag sinabi ng, pag sumagot si Kristo, dapat batuhin ang babaeng ito para mamatay, masisira yung kanyang credibility as a yung bang liberal sa kanyang pakikitungo sa mga makasalanan. Pag sinabi naman niyang hindi dapat batuhin, lagot naman siya, breaking the yung Moses. So ating Panginoon, iba yung kanyang approach sa mga taong makasalanan. Di ba? Very gentle ang Panginoon. Yung binibigyan niya ng hope yung taong makasalanan, makabangon, makapag-repent. Katulad ng ginawa doon sa babaeng yan. Go and sin no more. Kasi sa Matthew 9:13, sabi doon, naparito ako hindi para sa mga banal, amen. Kundi para sa mga makasalanan. Amen. Upang sila'y makapagsisi. Kaya, kung ganun, ang essence ng misyon ng Panginoon sa mundo, hindi para humatol, kundi para magpakita na lahat ng mga guilty sa kasalanan ay may pagkakataong magsisi. Amen. Ay sino naman tayo? Para naman tayo maging palalo pagdating sa paghatol. Kaya sabi ko nga kanina, forgiveness is a divine prerogative. Kasi hanggang sa krus, inihingi ng Diyos ng tawad eh. Amen. Yung mga makasalanan eh. Amen. Yeah. So, divine prerogative, ibibigay niya yung pagpapatawad sa gusto niyang pagbigyan. Hindi lang doon sa mga dahil kababad ka sa templo. Doon sa karapat-dapat sa deserving. Karapat-dapat. Doon sa deserving. Kaya si Susana, makikita natin eh, walang kasalanan pero nanalangin siya sa Diyos eh. Kaya yung kasalanang inaakusa sa kanya, eh yung palang mga huwes ang nagsaper doon sa kasalanan na yun. Kasi yun ang tayo ng puso nila eh. Kaya parang yung katayuan ng puso natin, minsan ay nagmamalinis tayo, pero
kilala tayo ng Diyos eh, Brother Rafi. Wala tayong maitatago amen. Eh. Amen. Alam mo, Brother Gerald, itong dalawang huwis na ito nakalagay doon eh, nahihibang na eh. Oh, nahihibang eh. Hibang na hibang kaysa sana. Talaga na, napakaganda, mahinhin, no? Oo. At saka talagang paladasal, no? Oo. Eh, mantakin mo na wala silang ginawa kundi sulyapan si si nakalimutan na yung prayer, di ba? Nakalimutan yung prayer. Pati yung paglilingkod sa bahay, nakalimutan. Dahil nahibang na kaya. Oo, nahibang eh. Kaysa sana eh. Na-obsess? Oo. At saka ito nakakatawa sa dalawang yan eh. Nililihin na sa bawat isa na meron silang kursonada kaysa sana. Oo. Ngayon, ang bawat isa nag-isip na uuwi na muna siya. Oo. Pero bumalik siya. Oo. Nagkasalubong. Nagkita. Nung una, ayaw aminin na bawat isa eh. Later on, inamin nila eh. Oo. Magkaisa ng time. Oo, kaya gay. Oo. Tinago na yung kasalanan nila. Pero si Susana, ay si Rus, ang kanilang tukso kay Susana. Hindi Susana. Susana. Ang kanilang... ang kanilang tukso bad. Magkatadog kasi. Ang kanilang tukso bad. Walang nakakita sa atin. Oo. Pagbigyan mo kami. Oo. Pero kay Susana, wala nga nakakita sa atin. Pero nakikita tayo ng Diyos. Yun. Mamatibisin ko pang mamatay. Oo. Kesa magkasala laban yes. sa Diyos. Isang maganda yung body general. Oo. Yung bang pagiging meron kang deep awareness of God's presence, yes. may prevent us eh, to committing sins. Kasi, lahat, maging si Joseph na dream. Yeah, yeah. Diba? Sabi, sipingan mo ko, Jose, wala nang nakakita sa atin. Nahibang na din yun wala eh. Nahibang din siya. Sabi, wala nang nakakita sa atin, pero nakikita tayo ng Diyos. Tapos tinakbuhan niya yung babae. Oo. Mm. Kaya napakaganda na maging eye-opener, ano? Brother Rafi, sa panahon na ito ng Lenten season, na tayo ay laging may pagkakataon. Amen. Totoo yan. Sabi nga ng 2 Peter 3:9, He did not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amen. Kasi ang tao, mas malupit pa sa Diyos eh. Kaya minsan, di ba, Brother Rafi, talagang hindi, sabi nga, who can fathom the depth of His love. Oh, amen. Kaya sino ang makakaarok ng lawak ng pangunawa at pag-ibig ng Panginoon? Eh tayo, hanggang dyan lang. Pero sabi ko nga palagi, man's wisdom is always behind. Amen. Oh. But God's wisdom is always beyond. Amen. Amen. Oh. Kasi pag doon ka dumipende sa pangunawa ng tao, eh hindi mo pwedeng ipantayan sa pangunawa ng Diyos. Kaya sino tayo para sabihin sila makasalanan, ganito, ganyan, ganon, nagpo-point ng finger sa iba, pero yung kanyang sarili naman, hindi niya ma-point. Ini-exempt natin sarili natin, di lalabas na modern Pharisee tayo pagka ganito. Kaya mga Pharisees, hindi lang nung unang panahon Maraming Pariseo ngayon Modern eh. Sabi, meron silang parasaic spirit. Parasaic spirit. Parasaic spirit. Kaya, Brother Rafi, ito ay para sa lahat. Oh, amen. Hindi naman tayo nagsasabi na ito ay sinasabi natin dahil generally, lahat ay guilty. Oh. Eh, pinatawad tayo ng Panginoon. Amen. At yun nga, sabi ng Hebrews 8:12 eh. Hmm. Pag nagpatawad siya, sabi nun, I will forgive their sins and I will remember no more. Amen. Pag nagpatawad ang Panginoon, kinakalimutan na. Amen. Eh, sa tao ka gumawa ng masama. Amen. Habang buhay yan, nandiyan. Kaya, ang hirap eh. Oh. Makikita natin, ang hirap lumimot ng tao. Kaya itong sinasabi natin, Brother Rafi, nandito itong babae, yung sinful woman, tatak na niya kasi yung pagiging sinful eh. Sinful. Kaya makikita natin, kung tatak niya yon yung sin, nasa kanya palagi. Amen. Hindi lang yung sin, pati yung shame. Oo, shame. Yung shame niya, nandoon, and because nasa kanya yung sin, nasa kanya yung shame, eh laging may sentence. Totoo yun. Ganun eh, tatlong S eh. Sin, shame, sentence. Kaya ang daling hatulan eh. Kasi may identity na eh. Ganun di ba ang tao? Kapag na-identified mo na, ganyan talaga yan. Kasi noon pa yan eh. Para bagang wala ng pagkakataong magbago ang tao, Brother Rafi. Kasi nandun na yung sin. Nandun doon na yung shame. Di, madali na yung sentence. Kaya napakahirap, Brother Rafi, na ika nga, i-restore ng dignity ng tao. Totoo.
Kasi kapag ang tao ay dating makasalanan, sabi nga, di ba, gumawa ka ng 10 mabuti. Isang mali lang ang gawin mo. Makakalimutan yung 10 eh. Ang matatandaan yung pangit eh. Ang dali kasing humatol. Kaya nakakaawa naman itong babae na ito. Kasi nga yung identity niya, nandoon na yung ano, yung ika nga, kahatulang kaagad. Pero ang Panginoon, eh, hindi nag-give in doon sa kanilang scheme, Brother Rapi. Kasi ang scheme talaga nila doon is ipitin ang Panginoon. Tama yung sinabi mo kanina na pagka ang Panginoon sumagot na dapat i-condemn, ay yung mga makasalanan, mawawala yung ika nga, kanyang pagiging misayanik sa mga tao na sympathetic savior. Eh, pag naman sinabi na huwag i-condemn, lagot naman siya. Sa kautusan ni Moses, binaviolate naman niya. Kaya akala nitong mga tao talaga, maiipit nila ang Panginoon. Kaya dinala doon sa realization, doon sa konsensya. Kaya ang nangyari, walang nakabato kasi lahat guilty. So ano ang ating dapat gawin? Bumalik tayo sa konsensya natin. Tama. Examine yourself. Yes. Yun ang maganda rin eh. Yun ang maganda pa rin. Hindi lahat ng tao ay may guts na tumanggap ng kanya kamalian. Yes. Mag-aalibay, mag-depende. At may ibang mga tao, but ayaw nilang sila'y makasabihan o ikukorek. Kaya ang magandang ano pa yung sarili mo i-confront mo. Yes, sarili mo. Na hindi ka kukorpo tayo iba, kundi may kaya nga may tinatag na self-examination. Eh. Yeah, correct. Oh. Opa, ba't mo gustong gawin yun? Ba't gusto mo gawin yun? Bakit gano'n? Pag ikaw talagang honest, maano mo yun eh. Kasi with the Holy Spirit din. Yes. Iyaano kayo, ikukundik ka. Yun ang word eh. Ikukundik ka. Para yung malibating iniisip, makita mo yung kamalian. Yes. Makapag-repent ka. Kaya ang ating Panginoon ay laging meron siyang puwang. Yung mga Pariseo, yung mga ruling elders, no? Handa nilang hindi na binibigyan ng halaga yung babaeng ito. Dahil patapon na nga eh. Patapon siya eh. Kasi namin simple. Sa lipunan. Oh, dapat yan i-ostracize. Alisin sa lipunan namin. Handa silang ibuhos yung buhay. No? Pero ang Panginoon nagbigay ng pag-asa. Di ba? Pinatawad niya at ibinalik sa buhay na maayos. Nagbigay siya ng choice eh. Go and see no more. Pag nagkasala ka muli, meron niyang consequence, di ba? Kaya napakaganda nitong invitation na ito na kung tayo man, ano, Brother Rafi, ay sabihin natin, naging mapanghusga, mapanghatol, it's not too late for us to go back to our own consciences. Kasi merong limang klaseng konsensya kasi, Brother Rafi, kung ating bibigyan ng konting pansin, ano, may konsensya, yung tinatawag na third conscience. Yan yung sinabi ng unang Timothy chapter 4 yata, verse 1, na ang kanilang mga budhi ay may tatak na ng demonyo ni Satanas. A third conscience with a hot iron. Para bagang ano, Brother Rafi, yung plancha. Kapag na-plancha yung ano mo, yung nerves ay yung balat mo, parang nagkakaroon ng keloid. Pag nagkaroon ng keloid na 'yon, 'di ba kumakapal? Hindi na siya ngayon nakakaramdam. So parang manhid na konsensya. Amen. Kaya mayroon tinatawag na manhid na konsensya. Yun yung ano eh, konsensyang walang gamit na dahil manhid na nga eh. Kaya makikita mo ngayon, daming ganyan eh. Yung sabi nga, nung nakita ko sa isang post, ang daming mga anak nag-aagawan sa mana eh. Sa mana, pero wala pang mga anak na nakitang nag-aagawan sa pag-aalaga ng magulang. Ano? So madaming mag-anak ngayon, parang pagdating sa magulang iba na ang dating treatment. So yun yung unang konsensya. Pangalawang konsensya, Brother Rapi, yung tinatawag na defiled conscience. Yung thinking that right is wrong and wrong is right. Hindi ba distinguin? Hindi ma-distinguish eh. Parang yung tama ginagawang mali. Yung mali naman ginagawang tama. Di ba maraming ganyan?
Yung bawal umihi, doon umiihi. Parang it's good to give our tithes to God, pero sabihin natin, hindi naman kailangan ng Diyos ito. Mm-hmm. Parang ganon. So, yun, undefiled conscience yun. Pangatlong conscience yung tinatawag na purge. Yung P-U-R-G-E. Purge conscience. Sabi ng Hebreo 9, ang ating mga budhi ay nilinis na ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. So parang konsensya ay bumalik sa dati. Amen. Kailangan ito ay linisin ng dugo ng Panginoon. Kasi pag hindi yan dumaan sa paglilinis, sa purging, eh ang konsensya mo undefiled and absurd. Hindi yan magiging functionable. Hindi kagamit-gamit, hindi useful. Kaya ang konsensya ngayon, hindi nagagamit Kasi nga, hindi napapards, hindi nalilinis. So pag nalinis na ito, ang product nito is a good conscience. Amen, amen. So yun ang pang-apat na konsensya, yung good conscience. Pag meron kang good conscience, ayan, nakikita mo ngayon konting mali mo lang, hindi ka mapapalagay, hindi ka mapapatahan, kasi nga, inuusig ka ng budhi mo, kasi meron ka ng good conscience. At yung panghuling konsensya, yung tinatawag na unexercised conscience. Hindi UN, kundi AN. Unexercised conscience. Na sinabi ni Paul sa Aklat ng Mga Gawa, ipanalangin nyo kami na sa lahat ng oras ay magamit namin ng tama ang aming konsensya o ang aming mga budhi. Kasi kahit mga lingkod ng Diyos minsan. Hindi nagagamit yung konsensya ng tama. Lalo na kapag ka may pinaburang ka. Kapag malapit sa yung tao, iko-compromise mo ang yung konsensya. Although may conviction, pero dahil may pakikisama ka, ay mahirap din yun. Kasi you are compromising the truth. Tama. Kaya yun, Brother Rapi, ang limang klase ng konsensya na ngayong Lenten season, ay siguro bumalik tayo doon. Kasi doon naman tayo dinadala ng Panginoon. Sabi sa kawikaan, ang Diyos ang bibigay ng isip at budhi. Kaya wala tayong maililihim sa Panginoon. Yes, pero we are responsible na ito ay maging maayos na konsensya. Kaya nga may examination. Pagsusuri ng konsensya. At yan ang ating dapat gawin ngayon sa ating in-observance sa ating pong Holy Week sa mga naaraw natin. Amen. Magbabalik na kusa ang buhay mo sa lupa nagmula. Salamat, Dad Loreto, sa awiting yan na akma-akma sa ating pinag-usapan. Yes. Kaya lang po medyo na medyo kapos na po tayo sa oras. Kaya po kami po ni Baricera at ilang mga, may mga announcement, mga kapatid, no? Sa bukas po, mga kapatid, una muna, alas 8 ng umaga, magkakaroon po ng general 23rd General Election and Assembly ang ating Brothers, El Sedai Brothers Keeper Multipurpose Cooperative. Alas 8 po yan ng umaga, mga kapatid, dyan po sa atin pong Paradise Ballroom gagawin. Hanggang alas alauna po yan, mga kapatid ko. So, election yan at raffle, grand raffle. Sa umaga po yan, alas 8 hanggang alauna. At mula alas 2 hanggang simula alas 2, magsisimula ang ating gawain ng Tuesday Family Appointment with El Sedai. May unang panayam po, 3:10 to 3:50, ang Complain and Remain, Praise and Be Raised by Brother Charles Nasanseno. Ang ating po minamahal na Spiritual Director ng El Sedai, DWXI, si Father Sonny Declaro, ang siya mag-celebrate ng ating pong Santa Misa. At siyempre ang ating punong lingkod ay muli ating mga kapiling. Ang MC, Brother Jerry Canal.
Brother Gerald, meron kang gusto i-announce? Wala, ah? Brother Rapi, maliban doon sa mga taong humihingi ng panalangin. Isinasama ko sa pananalangin si Sister Dang Huertas, Margie bin Torina Bilena at yung kanyang hipag na gumaling na sa karamdaman. Amen. Sister Sophia Sarili Dialca, Brother Riley and Sister Shirley Flores, Sister Gina Alcaraz, Sir Beth Larona, ganun din si Brother Rudy and Sister Olive Sapanta and family, Sister Myla Dari Ruales, Mike Jan Elamil, Maritis Regala, Joel Pamintuan, Sister Alexa Marquez, Josel Gumalas, Pidilina Pamintuan, Sister Maling Busa, Sister Josie Agas Kalwalhatian, Sister Yuli Pangan, Sister Myra Guasa, Sister Vicky Permesa, Natalia Mamangon and family, Brother Efren Hipolio and family, Sister Rose Aguila and family, Sister Pia Domino and family, Sister Lourdes Gapas Buhian, at ang lahat ng mga taga-Bataan, sinasama ko sila sa pananalangin. Of course, yung aking family, Brother Rapi. At yun din si Nanay Lita Hipolito, si Judge Rosaria Hipolito Bunagam, na makapasa po siya sa bar ng judicial sa isang ano yan, na makapasa sa interview. At si Rem Roger Dem San Pedro Bunagam makapasa sa board sa kanyang bar examination sa September. Si Sister Isa and Christiham Predison and Mary Joyce Johnson, Lori Babcock, Emily Parks, Pelma Reyes Maghuyop, Laura Mikulob, Randy and Rose Ilagan, Naida Pastor, Nanay Linda Chang, Nestor Mirna Damiam, at ganoon din si Beth and Bettina Reyes at si Brother Apolinario Reyes. Si Leonie and Loreto Saenz, Emma Sani Palciso, Maria Aranton, Chris Cora Villamin, Sonia Buñi, Elma Gonzalez, Rod Losa, Tony and Baby Buena Seda, at ganoon din ang kagalingan ng anak ni Brother Rene Resulto, Christine Resulto, Gilin Javier, Albert Celeste, Johnny Angeles, Larry Mateo, and Elmer Semilia. At mamaya po may gawain po dyan sa March 27 po pala, Wednesday, San Lorenzo Ruiz and Companion Martis Paris, Phase 1C, Kaunlaran Village, Dagat-Dagatan na Botas, 38th year anniversary, 3-9, at ang recollection po ng San Antonio de Padua Paris, Calvario Barangay Kalumpang Marikina recollection 8 up to 3 in the afternoon, mga kapatid ko. Brother Gerald. Yes, isama din natin sa panalangin, Brother Rafi, ang ating punong lingkod. Amen. At ang kanyang buong pamilya, siyempre ang lahat ng mga may karamdaman, Brother Rafi. Yes. Tayo ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabaging Diyos, salamat po sa mga aral na muli naming napakinggan. Ito pong aming tinanggap na aral ay nagpapakita na lahat ng mga tao ay guilty sa iba't ibang klase ng kasalanan. At kami binibigyan mo ng pagkakataon na makita ang aming mga sarili, Panginoon. Upang lalo ay maging effective kami at kagamit-gamit, dapat kaming bumalik sa aming sariling konsensya. Lord, patuloy mo kaming samahan at pagpalain, particular na po ang aming minamahal na punong lingkod, Brother Mike, at ang kanyang kalusugan, ang kanyang buhay, Panginoon. Amen. At ganun din, Sister Belen, na kung saan, Lord, ay lalo mo pong i-bless at pagpalain din ang buhay. Ganun din ang kanilang mga anak, mga manugang, mga apo. Amen. Ang pamilya po ni Brother Rafi, Sister Joji, ang kanyang sambahayan. Ganun din ang kalusugan ni Brother Rafi. Ganun din, Panginoon, si Brother Ray Vargas, ang kanyang pamilya, ang lahat ng mga elders, assistant elders, mga disciples sa ubasan na ito. Pagpalain mo po kami lahat, Panginoon, sa araw at sa maghapon na ito. Inaangkin po namin na sa araw na ito, ang iyong biyaya, himala, pagpapala ay nasa amin ng lahat. Kaya ang lahat ng papuri ay sa iyo namin ibinibigay sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen.
Sa himig po ng tugtugin yan, nagkapaalam po ang inyong mga kapatid na nakapiling, Brother Rafi de los Reyes po. Ako naman po si Brother Gerald Olores. God bless you po sa inyong lahat. Magandang Amen. Umaga. Nakasama namin ni Brother Gerald ating kapatid sa technical side, Brother Loreto Mancio.